Hello guys! So ngayon gagawa po tayo ng video about sa kung paano mag-withdraw ng pera natin sa Chungaga. So ang unang step po ay pupunta po tayo sa ating coins account. Ayan. Kasi kailangan po natin kuhanin ang ating BTC wallet address. So nandito po na po tayo sa ating coins account. Ang unang gagawin po natin ay punta tayo dito sa BTC wallet natin. So ayan ang BTC wallet. And then ito So ayan ang BTC wallet natin po. So ang gagawin po natin ay pipindutin lang po natin itong receive kasi tatanggap po tayo ng pera galing sa Chungaga. So ang gagawin po natin, click lang po natin itong receive tapos show my BTC address. Ayan. So ito po yung BTC address natin, ito yung QR code natin. So ang gagawin po natin is copy wallet address. Ayan, copy na po natin. Tapos pupunta naman tayo ulit dito sa ating Chungaga account. Ipipaste po natin doon ang ating wallet address, BTC wallet address. Ayan, so nandito po tayo ngayon sa aking Chungaga account. So ang gagawin po natin dito ay kung paano natin ipipaste yung ating wallet address na BTC. Punta po tayo dito sa, pindutin mo lang itong tao, tapos punta po tayo sa settings. Ayan. Tapos ayan. Punta po tayo sa payment, tapos ayan, ipipaste nyo lang, pipindutin nyo lang po itong your BTC wallet address dito nyo po siya ipipaste dito. So ako meron na nakapaste na yung akin dyan kasi nakapag-withdraw na nga ako. So ito dito lang po natin ipipaste yan, tapos enter nyo lang po yung pin code nyo, tapos save. Tapos pag na-save nyo na po, ibig sabihin na dyan na yung dyan na lagi papasok every time na mag-withdraw kayo. So tapos punta na po kayo sa My Money. Tapos, dito, click nyo lang po withdraw. Ayan. So, tapos, ilagay nyo po yung amount dito kung magkano i-withdraw nyo. So, ako nakapag-withdraw na kasi ako kahapon. Kaya yun na lang ang laman ng aking, yun na lang ang laman ng aking earning balance. So, ayan, type nyo lang po dito kung magkano yung i-withdraw nyo. Tapos, select method. Magagaling yan sa earning balance nyo. Sa earning balance lang po tayo ang pagkukuha natin ng withdrawal natin. Hindi po tayo pwedeng mag-withdraw galing sa spending balance. Dapat nasa earning balance lang lagi. So ito, click mo lang ito. Tapos click mo yung coins PH. Ayan. So andun na yun yung wallet mo. Ayan na yun. Dito yung wallet mo sa coins PH. Ito na yung BTC wallet mo sa coins PH. And then click, lagay mo lang ulit dito yung pin mo dito sa Chungaga, kung ano yung pin mo dito sa Chungaga, yung 4 digit numbers yan lang. Tapos i-click mo lang tong withdraw, tapos pag click mo yan, may lalabas yan dito na notification kung na-process na yung withdrawals mo. Sabihin yan, has been deposited to your account, ganon. Tapos para makita mo kung pumasok na nga siya, para makita mo kung na-process na nga siya, pindutin mo lang itong history, withdrawal history. Ayan. Ayan. Dito makikita mo yun, yung mga history mo ng withdrawal history. So ayan yung wallet address. So ito na nga yung aking BTC wallet address. Tapos status dito, kung hindi pa siya napaprocess, ang nakalagay niyan dito is pending, tapos earning balance, galing sa earning balance ngayon. Ayan, so pag natapos na tayo dyan, punta naman ulit tayo dito sa ating coins PH. Balik po tayo dito sa ating coins PH, and then para makita nyo kung pumasok na sa inyong coins account yung BTC, balik ulit tayo dito sa BTC. Pindutin natin yung BTC, tapos makikita mo yan dyan.
kung pumasok na nga siya. Kung pumasok na siya, ayan, tapos gusto mo siyang ma-withdraw, gusto mo siyang kuhanin as cash, i-convert mo lang yan. Sa pag-convert naman po, ang gagawin lang po natin para ma-convert natin yung BTC natin into peso, ang unang gagawin po, pindutin lang natin yung BTC, tapos pindutin nyo po yung trade, tapos pindutin nyo po itong sell, tapos ilagay nyo lang po dito kung magkano yung withdraw nyo, halimbawa 1,000. Ayan, halimbawa kung gusto nyo po mag-withdraw ng 1,000 pesos, ayan, gawin nyo lang po yan, lagay nyo lang po yung 1,000, then slide nyo lang po to, tapos and then mapupunta na po siya sa peso account nyo, dito na mapupunta na po siya dito sa peso. And then pagkatapos po, kung gusto nyo po siya withdrawin na, ay pwede nyo na po siya i-transfer sa inyong ATM, sa inyong bank account. Tapos ang pagka-transfer naman po, punta lang po kayo dito, tapos remit, and then ito, pili lang po kayo dito kung ano yung bangko nyo. Kung halimbawa gusto nyo i-send siya sa inyong Metrobank account dito, pindutin nyo lang po yung Metrobank, ayan, tapos amount, InstaPay, it will take 10 minutes, mabilis lang po yan, ayan, tapos next. Ganun lang po kadali kung gusto nyo ma-convert into cash yung BTC nyo. So yun lang po, ganun lang po, mabilis lang naman siyang gawin.